So welcome back sa Master PTB. Well, today pasukan na naman nga at marami na naman tayong pagkakakitaan. Dahil ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tracing pad. Kasi ang dami nag-PPM sa atin. Sabi sa akin eh, Master, paano ba gumawa ng tracing pad? Gusto ko rin gumawa para may dagdag kita ako. Katulad po nito. Ito'y ginawa kong sample. So yan, may pangalan. Actually, tatlong part po ito. May pangalan, merong pangalan na may ABCD, may kasamang number. At saka, pangalan at number. So, sama-sama na siya sa isang pad. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa, kung paano mag-layout nito kasama yung mga font na ginagamit natin. Meron din tayong cursive nito. So, kung ready ka na, hit mo na yung like, subscribe, share, at push mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos and vlogs natin. Tara na! Hi mga ka-master, ako si Master PTB at gumagawa ako ng tutorials, tips, tricks, techniques, at reviews about digital printing. Kasama na ang cutter platters, printers, computers at softwares para sa mga aspirant at gustong magsimula sa business na katulad nito. So kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga videos na ginagawa ko. So yun mga ka-master, bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay Ma'am Ann Bagadjong. Sa kanya po galing yung PSD na may line-line. Inayos lang po natin para dito sa vlog na to. So ganito po, yung gagamitin po natin nandyan sa description link dyan sa ilalim ng vlog na ito. Ito po yon, kung nakikita nyo dito sa screen ko, meron tayong tracing pad _ master PTB. Ito po i-extract nyo. Pag extract nyo po, ito po ang laman nyan. Yung mga font po na to, install nyo, right click nyo lang po, then install. Ayan po. Tapos po ito, control A nyo para ma-select lahat, then install. So sisimula na po tayo, ito po yung gagamitin nating mga font dito sa template. Tapos meron pa tayong isang template kung saan naman natin ilalatag yung ating matatapos at maisisave na tracing pad. So ganito po. So ito po yung PSD natin. Ang PSD po natin ay nahahati sa apat na folder. So ito nga po yung back cover na tinatawag. Tapos po, ito po yung cursive. Then, yung non-cursive po. So, ayan po laman yan. Kaya po, pina-install ko sa inyo yung font. Kasi po, dito sa ating PSD, meron po ditong folder na non-cursive font. So, ito po yung mga font na pina-install ko sa inyo. Kayo po mamimili dito kung anong gagamitin nyo para dun sa mga pangalan, sa ABC, saka sa number. So simula po muna tayo dun sa non-cursive para dun sa mga sa mga nagsisimula pa lang mag-aral hanggang grade 1. So ito po sa non-cursive, may ginawa na po tayong template dito. So papalitan nyo lang po yung pangalan, tapos itong mga number, kung okay na sa inyo, pangalan na lang palitan nyo. Then ang kasunod po ay name plus ABC, tsaka yung number. So ang gagawin nyo po, every time na magpapalit po kayo, kaya magdadagdag kayo dito sa mga folder na to, i-close nyo po yung mata para hindi po kayo malito. So sa name naman po, ganun din po. Editable po lahat yan, kaya pina-install ko po sa inyo lahat ng font. Then, i-close na po natin to si non-cursive. Si cursive naman po, ayan nga po siya. Isa lang naman po font na gamit natin dito. So, meron lang po tayo ditong name plus ABCD, tsaka name. So, yung number naman,
Depende na po sa inyo kung gagawa kayo ng panibago. So, ang ginamit lang naman natin dito na font is ito pong ABC Cursive Dotted. So, yung name naman po, ayan naman po, na-edit naman po siya. Dito lang po, palitan nyo lang po ng pangalan. Then, name plus ABCD. Ayan po. Palitan nyo na lang din ang pangalan. So, inayos ko na po pati spacing niyan para po yung mga dugtong-dugtong hindi po tamaan yung nasa ilalim. So, inayos na po natin yung spacing niyan. Nasa inyo po kung ano pong gusto nyo gawin. Then, ang pinakahuli po dito is yung back cover. Pagka po inon natin yung mata ng back cover, i-off nyo po yung mata ng lines para po hindi makita sa likod. So, huwag nyo pong kakalimutan yon. Then, eto na nga po sa back cover. Ang ginagawa ko po dito is nagda-download lang ako sa Google ng mga ano, ng katulad nito, yung may kasama na siyang frame para insert na lang natin yung picture ng bata. Tapos, na-edit din po itong pangalan. Dito po yan sa label. Kaya pag pinindot nyo po yung letter T as in text dito, yung text tool, tutok nyo lang dito, palitan nyo ng pangalan, then enter. Tapos ganun din dito, pwede nyo yung palitan ng kulay, ng pangalan, ng font, na kahit anong gusto nyo. Nga po pala, ang sukat po na yung ginagawa natin is kalahati po siya ng short na bond paper. So hindi po natin to sinasagad, gawa ng printer natin is Epson L120 lang. Pag sinagad po natin yan, hindi po yan mapiprintan lahat. Wala po kasing borderless ang Epson L120. So yan na po. Yung iba pong mga template, yung mga ibang mga wallpaper dito, pwede nyo pong palitan yan. So nasa sa inyo po. Kung gusto nyo po ay, ayan, katulad nyan, unicorn. I-insert nyo lang po dito. Kung may image kayo, ipasok nyo lang dito. Sabi ko nga sa inyo, gawin nyo yung katulad nung akin, pag pinindot yung F1, nagpi-place embedded siya para pumunta na siya dito sa layer. So, yan lang po. Tapos po, ito po ang pinaka-importante dyan. Kapag ka po, kunyari, okay na yung pangalan, okay na rin tong cover, isi-save as nyo po as JPEG. So, ando-ando natin to. So, kunyari po ganyan, isi-save us natin sa isang folder na magkakasama siya yung cover, yung mga pangalan, katulad po netong ginawa ko. So, gumawa po ako ng isang folder na ang pangalan ay set. Para hindi po ako malito, yung pangalan po ng folder sa loob ng set is yung pangalan nitong ginagawa ko. So, eto na po yung kanyang folder. Tapos, sa folder po niyan, lahat po yan ay JPEG. So, eto po yung cover. Kung mapapansin nyo, eto yung name. Ginawa ko na lang po ng abbreviation. Eto po yung name, tapos yung ABCD, tsaka yung number, tsaka eto yung name at numbers. Tapos po, balik na po tayo dito. Punta po tayo dun sa isang tracing pad na for print na template. So kung mapapansin nyo po, meron po dyan folder na do not delete. Kasi po, pag dinelete nyo to, mawawalan po kayo ng cutting mark. So hindi nyo po alam kung saan nyo kakatin. So ganito po. Let's say, nakakagawa na kayo, nakapag-save na kayo. Kunyari po, eto, yung names. So ang gagawin po natin is eto po, kailangan po naka-on yung guide nyo. Punta po kayo dito sa view, then snap to, kailangan naka-check po yan. Kung nakikita nyo po, may pink na lumalabas. Ibig sabihin po, pantay na po siya pag ganon. Yan. Kailangan po mag-i-snap siya ng kusa. Then eto po, control J para ma-duplicate tsaka po ibaba lang. Huwag nyo po itong i-delete yung do not delete.
Kasi po, just imagine, dinelete nyo, wala na po yung hating, yung pinakaguhit na naghahati sa kanya. So, ito po, kailangan po laging nasa itaas. Hindi po siya pwedeng nasa ibaba kasi hindi nyo po siya makikita kahit naka-on yung mata. So, kung maglalagay po kayo, i-drag nyo lang po yung image. Kunyari po, nung pag-insert nyo, nasa ilalim siya, ang gagawin nyo po dito sa folder na to, left click po, tapos silahin nyo pataas. Kailangan lalampas po siya dun sa layer. So, yan na po. Then, ito po pinaka-importante once na nagpiprint tayo. Panigurado magkakaroon po kayo ng problema kasi sa medyo sagad po itong nasa bandang ibaba. So, ang gagawin po natin, pag nagprint po tayo, kunyari po yan, ipiprint na natin. Ang gawin po natin, kung driver ng printer ang gagamitin natin, punta po kayo sa more option. Tapos, i-rotate nyo po ng 180. Tsaka nyo i-print. Pag hindi nyo po yan i-rotate ng 180, baka po magka-problema kayo sa ilalim. Kasi iba, paniguradong sasabit po dyan kasi maliit na po yung distansya niya. So, ang itaas po ay mas malaki ang distansya kaysa sa ilalim. Kaya po, iikot natin ngayon dun sa pag-print natin para hindi tayo magka-problema. So, proceed na tayo sa paggagawa. May na-print na rin po akong ganyan. Ituturo ko naman sa inyo kung paano natin gagawin. Gagamit tayo ng padding glue at saka mga pabigat. So, tara na po. So, mga kamaster, nandito na po tayo sa ating working table at ito na po ang gagamitin natin sa paggawa ng tracing pad. So, unang-una po, kailangan po natin ng padding glue. Tapos po itong brush. Ito po, tsaka itong padding glue, magkasama po siya. Yung link po nito ilalagay po natin sa ilalim. Kung wala po kayong paper cutter, pwede naman pong may cutting mat kayo, ruler at tsaka ito pong cutter blade. Tapos po, dun sa ating cover, ang gamit po natin dito is bilium na 8.5 by 5.5 na tig 250 pieces po. Ito po, ilalagay ko po yung link ni Sir Henrik Esposo. Baka meron pa po siyang mga ganito. Kasi nung nakaraan po sa kanya po ito galing. Marami po ito. Tapos po, ayun nga yung ating pinrint. Ito yung bilim natin na makapal. Kakailanganin din natin ng backing. So, yung mga backing nyo, magagamit nyo po dito. Imbis na tinatapon nyo, dito nyo na lang gamitin. Tapos po, ito nga yung mga kahoy. Pabigat po ito para mamaya pag naglagay tayo ng padding glue. So, first step po, ang gagawin po natin. Ay, ikakat po natin yung mga pad. So, ganito po siya kapag na-print na. Ito kasi medyo luma na kaya hindi ako nagka-cut ng ng masyado makapal at baka masira yung papel. Sayang. Ang per pad po natin is 40 pieces. Nasa sa inyo po kung ilang pieces ang gusto nyo per set. So, double check po tayo. Baka po may naliligaw na ibang pangalan.
So, bali, ito pong gagawin natin is tatlong set na tracing pad. Itatabi na natin itong ating paper cutter. Tapos, ayusin na po natin yung pagsesetan natin ng padding glue. So, kailangan po may pangsapi tayo sa ilalim pagka po tayo magsiset. Tapos, syempre po, ang lagay po na itong cover, hindi po sa harap, sa likod po ito, nakatalikod pong ganon. So, kung ito po yung pangalan, nasa likod po yung ating back cover. So, kailangan po, pantay na pantay ito. Then, ganon din po dito. So, kung pantay na pong ganyan, ito pong sinapi natin, iipitin natin sa ilalim. So, kailangan pantay na pantay. Then, kukuha po tayo ng pabigat. Hindi po siya kailangan sasakupin yung harap. Tapos, itong ating padding glue. So, maya natin ito ilagay. Kasi, iiwan po natin ito. Ngayon, bukas natin itutuloy itong vlog na to. Kasi po, 1:22 na ng madaling araw. So, ibababa ko po ang ating camera para makita nyo ng buo kung paano natin i-apply yung padding glue. So, bago po tayo mag-proceed sa pagpapadding glue, hihiwa-hiwaan po muna natin itong mga to. Hindi naman po siya masyado madiin. Para po kumapit ng gusto yung padding glue natin. Tapos, sa-apply na natin siya ng padding glue. Kailan tayo nagpipintura dito? Sinilagyan natin yung ibabaw. Siyasog natin ngayon yung ating pabigat ng konti. Para po yung dulo maipit ng gusto. Pangalawang coat. Tapos, tatatlohin po natin. Kasi nga po, makapal itong bond paper compare dun sa mga papel na intermediate at sa mga ordinaryong papel na ginagamit sa ganito.
So, hintayin na lang po natin siyang matuyo. Tapos po, etong ginamit nating brush, pwede po natin siyang hugasan sa tubig. So, babalikan po natin yan bukas pagkagising ng umaga. 8 hours later. So, mga kamaster, yan, umaga na. Tapos na yung tapos na yung pinaka-drying time niya. Titingnan natin ngayon kung okay na yung ating ginawa kagabi. Makikita nyo yan, kapag katuyo na, is color red na, hindi na siya kulay pink. So, para siyang bubble gum. So, yun mga kamaster, yung mga sobra-sobra dito, kuha tayo ng gunting. Tapos, cutting na lang natin. Maganda yung pagkaka-apply natin ng padding glue. So, eto na lahat yung ating ginawa. So, ito na po yung ating ginawa. Tatlong pad ito. Tapos, syempre, ito yung likod. Kaya tayo may palatandaan. So, try na natin paghiwa-hiwalay yun. So mga kamaster, ito na po yung ating ginawang tatlong pad. So syempre, ang laman ng kada isang pad ay yung name. Tapos yung name na may number at ABC at saka name na may letter. So ito na po yung ating finished product mga kamaster. Ito ay in demand ngayong pasukan. Kung nagustuhan nyo yung tutorial natin, ngayon, hit nyo na yung like, subscribe, share, at i-push nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos, tutorials, and vlogs. So, salamat po sa inyong lahat. Keep safe, God bless, at up para sa pangarap.